Hello guys, ito na naman ako upang magbigay sa inyo ng isang napakahalagang impormasyon na dapat niyong malaman. Halika at samahan niyo ako na tuklasin ang mga uri ng pagkabalisa at mga sintomas nito. At ang mahalaga ay paano natin maiiwasan at mapaglalabanan ang pagkakabalisa. Tapusin mo ang video na ito upang malaman. Bago tayo magsimula, huwag na huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated ka sa aking mga video. Handa na ba kayo? Okay, simulan na natin. May mga nagsasabing ang pag-aalala ay sobra-sobrang hinaharap. Ang depresyon ay sobra-sobrang nakaraan. At ang stress ay sobra-sobrang kasalukuyan. Isipin mong may isang tao na mayroong lahat nito. Dumaranas ng labis-labis na pagkabahala at pag-aalala ang taong balisa. Ano pa't malawakang nababago ang pagiging normal na kanyang buhay. Nagkakaproblema siya sa relasyon sa kapwa-tao, trabaho, pananalapi, kalusugan at sa inaharap. Kalimitang wala namang dahilan ang pangkalahatan pag-aalala ng taong ito. Karaniwang suliranin sa kalusugang mental ang pag-aalala at depresyon. Sa malalaking lungsod, isa sa bawat tatlong tao ang nagdaranas ng pag-aalala o pagkabalisa. Sa kasamaang palad, ang kasalukuyang kalagayan ng pamumuhay ng mga tao ay nagpapalala pa sa mga problemang ito at nagdudulot ng pagdurusa sa kanila at sa kanilang pamilya. Mga uri ng pagkabalisa at mga sintomas nito. Una, sakit ng pangkalahatang pagkabalisa. Pwedeng maglabas ng tatlo o higit pang sintomas na nakalista sa mga sumusunod na ito. Pagkabalisa o pagkanerbiyos. Pagkapagod. Di makapag-isip ng mabuti. Pagkamainisin. Pag-iting ng makalamnan. At hirap sa pagtulog. At pangalawang uri ng pagkakabalisa, pagkabalisang may biglang kaba. Apat, o higit pa sa mga sintomas na kalista sa mga sumusunod na ito ay pwedeng makita sa anumang uri. Pwedeng biglaan itong lumabas at makaabot ng sukdulan sa loob lang ng 10 minuto. Ano ba ang mga sintomas nito? Mas mabilis na tibok ng puso, pagpapawis, kakapusan ng hininga, pangangatal o panginginig, pagkaginaw o biglang init ng pakiramdam, parang sinasakal, pagkataranta, pagkirot ng dibdib o di mapalagay, parang masusuka o pananakit ng sikmura, pagkalula, panunuyo ng bibig, takot na mawala ng kontrol o mawala sa sarili, takot na mamatay, at pakiramdam na parang tinutusok-tusok. Ano ba ang malalalim na sanhi ng pagkabalisa? Malalalim na sanhi ng pagkabalisa ang personal na kawalang katiyakan at damdamin ng kabiguan. Karaniwan ding makadama ng pagkakasala na para bang kasalanan ng taong ito ang palatandaang ito. Ipinakikita nito ang kahalagahan ng pagpapatawad sa ating sarili at sa iba. May kinalaman sa mababang tiwala sa sarili ang kawalang katiyakan at pagkadama ng kabiguan. Nakatatanggap ng malalaking pakinabang ang taong naniniwalang sa Diyos galing ang kapatawaran. Nagbibigay ng bagong pasimula ang pakikipagsundo. Paano maiiwasan at mapapaglabanan ang pagkabalisa? Kalimitan, hindi lumalabas ang sintomas ng pag-aalala hanggang sa dumating ang isang krisis. Mapipigilan ang paglitaw at mapapakalma ang mga sintomas na ito sa mga sumusunod na paraan. Una, sabihin ang mga problema. Sikaping sumama at makipagkaibigan sa mga taong mapapagsabihan mo ng iyong mga pinagdaraanan. Mas malaki ang panganib na mag-alala ang mga taong laging nag-iisa. Kung ganito ang kalagayan mo,
itaguyod ang magandang relasyon sa isang kapamilya o kaibigan na maaari mong makausap. Pangalawa, sanayin ang pagre-relax. May kasamang tensyon ang lahat ng anyo ng pag-aalala at mahalagang malaman kung paano mag-relax sa isang sistematiko at nakagawiang paraan. Pangatlo, gamitin ang paghinga sa pag-iwas sa tensyon. Nakagugulat kung paanong ang pagsasanay ng simpleng pagpapahinga at malalim na paghinga ay kayang makapagpakalma. Sa gayoy, maiiwasan ang mga komplikasyon. Pang-apat, kumain ng tama. Ipinakikita ng pagsusuri na ang pag-iwa sa hypoglycemia o mababang asukal sa dugo at pagkain ng agahang may protina ay nakatutulong para mapanatili ang kemikal na balanse ng katawan at maiiwasan ang mga isipang nagdudulot ng pag-aalala. Kaya, kumain ng masustansyang pagkain at simulan ang maghapon sa maayos na agahan. Panglima, humanap ng mga grupong aalalay. May mga taong tulad mo. Sa maraming lungsod, may mga organisadong grupong panggamot. Sa kontekstong ito, matututo ka ng husto sa mga karanasan ng iba at maiintindihan din nila ang mga problema mo. Pang-anim, pagkontrol sa iniisip. Napatunayang mabisa ang pagkontrol sa pag-iisip, lalo na sa mga bagay na nagpapasimula ng pag-aalala. Halimbawa, kung takot kang magkaroon ng ikamamatay na karamdaman dahil sa pagkabalisa, tukuyin ang mga kaisipang kaugnay ng takot na ito. Kung ano mang ideyang nagdadala ng pag-aalalang nagdudulot ng kabalisaan. Sa unang sinyales ng pagdating ng mga kanitong kaisipan, sabihin mong hindi at ibaling ang iyong pansin sa iba o magsimula ng isang gawaing gagambala sa iyong isip. At ang pampito, sistematikong pagpapamanhin. Kasama sa parang ito ang pag-aaral ng mga paraan ng pag-relax na tumutulong na matukoy at harapin ang pinagmulan ng pagkabalisa. Mataas ang posibilidad na magtagumpay at mabilis ang pamamaraan. Gayunman, kailangan dito ng psychologist. Pwedeng maging mabisa ang mga paraang ito pero mababaw lang. Sa ganito mga kalagayan, kailangang harapin ang sanhi ng problema at hindi lang ang mga sintomas nito. At ano nga ba ang mga solusyon ng Biblia sa pagkabalisa? Una, mula sa Deuteronomio 31 verse 8, ang Panginoon ang siyang mangunguna sa iyo. Siya isa sa iyo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Huwag kang matatakot ni manlulupaypay. Pangalawa, mula sa Josue 1 verse 9, hindi ba't inutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang ng mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. At sa Awit 94 verse 19, kapag sa aking puso ay maraming pag-aalala, ang iyong mga pag-aliw ay nagpapasaya sa aking kaluluwa. Pang-apat, mula sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Panglima, mula sa Filipos 4 verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalan ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang pang-anim, mula sa Matthew 6,
Verse 25 and 26. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay, kung ano ang iyong kakainin o kung ano ang iyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang iyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila?